Mga paniniwala at pamahiin sa burol ng Yumao, patuloy na sinusunod ng ilang Pinoy. Tunghayain sa report. Nakaburol sa kanilang bahay sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan, ang 74-anyos na si Jose Estrada. Sumakabilang buhay si Mang Jose dahil sa sakit na pneumonia at diabetes. Nakabantay ang kanyang kabiyak na si Aling Teresita na sinasariwa ang masasayang alaala ni Mang Jose. Pagkasakit, kasi yung mahal na mahal mo tapos mawawala, ang hirap. Mahirap talaga. Kasi dalawang beses na akong namatayan ng pamilya, bali yung anak kong isa. Sa burol ni Mang Jose, hindi nawawala ang ilang tradisyon at pamahiin. Bawal daw maglinis sa paligid ng bahay, bawal maligo sa bahay ng namatayan, bawal magsuklay, bawal dumalaw ang mga nakapulang damit, bawal mag-uwi ng pagkain, at bawal daw na matuluan ng luha ang ibabaw ng kabaong dahil pinaniniwala ang may susunod na mamamatay. Pag buntis, bawal tumingin sa ano, sa patay. Eh, kung susunod ka naman, eh, wala namang mawawala, di ba? Kaya susundin mo na lang, gagawin mo na lang. Naglalagay rin sila ng pagkain sa ibabaw ng kabaong ni Mang Jose. Ito yung tinatawag na panag-atang. Ito raw ang babauni ng patay sa paglalakbay sa kabilang buhay. Halimbawa, may ginawa kang pagkain, iano mo sa kanila para kumain din. Atang, at saka yung iba, yung atang nila, magbibigay sila sa simbahan. Pero ayon sa simbahang Katolika, minana lamang sa mga ninuno ang panag-atang, pero hindi raw nila ito inirerekomendang gawin. Kasi sabi, may susunod na mamatay. Talaga may susunod. Hindi mo maiiwasan na may susunod na mamatay. Pero yung time lapse, naging tradisyon na kasi yun. Until this time, sinusunod pa rin kasi nagiging parang rule of mouth na yun. Bagamat hindi na mawawala pa ang mga pamahiin sa burol, ang importante umano ay taimtim na ipagdasal ang kaluluwa ng mga Yumao sa espesyal na araw ng Undas o Todos los Santos. Kapag pinagdasal natin sila, mapupunta sila later on sa paradise. Sa Roman Catholic, may sense kasi na gunitain sila. Kaya nga pumupunta rin tayo sa sementeryo. Ang araw ng Undas, maaaring para sa mga Yumao, pero pwede rin daw itong magsilbing isang paalala na pahalagahan natin ang mga malapit sa ating puso habang nabubuhay pa sila. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio. 1. North Central Luzon.